At yun na nga mga agwapo, no? Muli na namang nagbabalik ang Gwapitos Aquatics. At Seloy nga po pala ang makakasama nyo sa vlog na ito. At may daladala na naman akong panibagong video nating pagsasamahan, panibagong content nating pag-uusapan. At for today's video mga agwapo, i-share ko sa inyo yung sarili kong method sa pag-aalaga ng guppy. So more on demo tayo, panoorin nyo na lang mga agwapo. At ano pang hinihintay natin? Tara na! So yun na nga mga agwapo, no? Bago tayo magsimula sa mismong content natin, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng 250 subscriber natin, tsaka sa lahat ng nanonood sa Gwapitos Aquatics. Maraming salamat sa inyo. Sa mga hindi pa nakasubscribe, huwag po natin kalimutan mag-subscribe. At click nyo na rin yung notification bell down below para lagi kayong updated sa nilalabas ng Gwapitos Aquatics. So tara na sa ating content! So yun na nga mga agwapo, tulad ng sinabi ko sa intro kanina, pag-uusapan natin ngayon yung sarili kong method sa pag-aalaga ng guppies. So may dalawang setup pala ako mga agwapo, isang indoor at saka isang outdoor. So bakit ba ako may outdoor at may indoor? So basically mga agwapo, hindi kasha lahat sa indoor, so nag-extend ako sa labas, kaya nagkaroon tayo ng outdoor. Siyempre ngayon pag-usapan natin yung lalagyan ng mga guppy fish ko. So ano pa hinintay natin? Let's go! Ito na nga mga agwapo, nandito na tayo sa likod. Papakita ko na sa inyo yung mga lalagyan ko ng aking mga guppy fish. So let's go. So yun mga agwapo, no, meron tayong dalawang 2.5 gallons dito na merong guppy. So dito sa isang 2.5, meron dyang albino blue topaz na trio. At dito naman sa kabila is dambuir mosaic na pares. So ganito lang yung setup ko dito sa likod, kasi kukunti pa lang yung tanks natin tsaka yung isda. So basically nag-reset tayo kaya kukunti lang. Ngayon yung gantong setup pala is kadalasan yung ginagamit ng mga guppy keepers tulad nila Sir Boss Rizul. So hindi man ganun kaparehas ng setup nila, pero ia-adapt natin yung ganong setup dito sa loob. So kinakailangan lang natin ng mahaba pang oras or panahon para makapag-ipon. At gagawin na natin yun dito, di ba? So yung ganong setup kasi, no, papakita pala natin yung mga setup nila Boss Rizul. So yung ganong setup kasi mga agwapo, maganda yon for multi-strain na breeders or multi-breeders ka, mas maraming mga breeders ka, no. So ang nangyayari kasi doon mga agwapo, 2.5 gallons ang pinaglalagyan ng mga breeders, tapos 5 gallons ang pinaglalagyan ng mga fry for grow out. So yun na muna, ito lang muna yung setup natin ngayon. So ngayon pumunta naman tayo sa labas. So let's go. So mga agwapo, nandito na tayo ngayon sa labas. So ganito lang yung setup natin ng outdoor. So dati maraming crates dyan, maraming storage box. Ngayon kukunti na lang kasi wala pa tayong mga isda ulit. Kung maalala nyo dati, kung naabutan nyo yun mga agwapo, sa isang crates meron tayong isang trio hanggang dalawang trio ng breeder. Tapos the rest ng mga crates is for fry, pang fry, grow out ng fry ng mga guppies natin. So yung gantong setup kasi mga agwapo is maganda siya for ano, for mass breeding ng at least isa or dalawang strain kung ganito lang kalaki yung space nyo, maliit lang katulad ng sa akin. So dati dambuir mosaic lang mass breeding ako, kaya meron tayong isang crates for breeders, dalawang trio yata yun, tapos the rest ng mga crates dyan is for grow out. So yun lang yung setup natin mga agwapo. So ngayon naman mga agwapo, no, pag-usapan natin yung tubig ng aking mga guppy na isda. So sa tubig pala ng mga guppy fish ko, nag-i-stock ako ng tubig, which is kailangan naman talaga dahil dito sa lugar namin may chlorine yung tubig. So hindi naman maganda para sa ating alagang isda yun. So nag-i-stock ako ng tubig, tapos gumagamit din ako ng anti-chlorine. So nasa inyo na kung paano nyo gagamitin or paano kayo mag-dechlorinate ng inyong mga tubig. So papakita naman sa inyo kung paano eh, no? So let's go. So ito nyo naman mga agwapo, malinaw tsaka malinis yung tubig natin. By the way, wala palang laman yan dahil niready ko lang yan. Diyan ko ilalagay yung mga fry na ilalabas ng mga albino blue topaz natin na breeders. Tsaka doon tayo sa may mga drums na yun, nag-i-stock ng tubig. So ini-stock ko yan at least for 3 days, no? Tsaka gumagamit din ako ng anti-chlorine slash water conditioner, which is Aqua Care ang gamit ko. By the way mga agwapo,
So Aqua Care, meron po akong product review dyan, ilalagay na lang natin dito and yung link sa description box para mas madali nyong makita, okay? Tapos mag-istako ng tubig, lalagyan ko ng Aqua Care, tapos istako at least 2 to 3 days tapos pwede ko na siyang gamitin. So far sa ganung method, di naman ako nagkakaroon ng problem about sa tubig na aking mga alagang isda. So yun lang mga gwapo. So syempre mga gwapo, pag tubig ang pinag-uusapan, kasama dyan ang water change. So sabihin ko lang muna sa inyo kung gaano ako kadalas, no? So ang pagwa-water change ko mga gwapo is twice a week, minsan pag sinipag thrice a week. So wala namang problema yon, nasa sa inyo kung gaano kayo kadalas mag water change. Tapos pag twice a week ako, at least nasa 20-30% ang binabawas kong tubig, no? So papakita ko sa inyo kung paano ako mag water change. Napakadali lang mga agwapo, okay? So ayun mga agwapo, sa pagwa water change ko, napakadali lang naman ang method ko, parang katulad lang din ng iba. Okay, so kailangan nyo lang is yung siphon nyo, yung iwa water change nyo, tsaka saluhan nyo ng tubig, okay? So ngayon, iwa water change ko. Ang tinatanggal ko lang dito mga agwapo is yung poop or yung dumi ng isda. Tapos tira-tirang pagkain, tsaka kung may patay na isda. So kailangan nating tanggalin yon kasi nagkakos ng ammonia yun sa tank natin, which is hindi maganda yun mga agwapo. So let's go. Ayan, siphon lang tayo ng mga dumi-dumi ng ating mga alagang isda. Ayan. Tapos dito naman tayo sa kabila mga agwapo. Ang pagwa-water change pala mga agwapo is isa yan sa mga mahalaga pagdating sa pag-aalaga ng isda. Lagi nating tandaan, dapat laging malinis yung tubig ng ating mga alagang isda. Huwag natin pababayaan yung tubig mga agwapo. Okay? So yan, okay na yan mga agwapo. So hindi ko alam kung ilang percent yan, at least siguro nasa 30% yung tinanggal ko. Ngayon naman, papalitan natin siya ng malinis at dechlorinated na tubig. So kukuha muna ako ng tubig mga agwapo. So ayan mga agwapo, no? First step natin, siphon natin yung mga dumi, excess food, tsaka kung may patay na isda, tanggalin natin. Ngayon naman, second step is lagyan natin ng panibagong tubig. Ako, may ginagamit akong galon. So maliit na galon lang to. Ginagamit ko siya para kontrolado ko yung paglagay ng tubig. Okay? So buksan lang natin dyan. Yan, ganyan lang. Tandaan nyo mga agwapo, pagdating sa water change, make sure natin na hindi may stress yung isda. Yun nga lang, pag nagwa-water change talaga, na-stress talaga ang isda. Ang dapat na lang natin gawin is i-less natin yung yung stress na may bibigay natin as much as possible. Hindi masyadong stress yung isda, okay? So, update ko na kayo mamaya pagka napuno na siya. So, yun mga agwapo, napuno na, okay na. So, last step ko is maglagay ng vitamin. So, dalawa ginagamit ko, Vita and Vita Gold. Pagka pang maintenance, Vita lang ginagamit ko. Pagka breeding or grooming, gumagamit ako ng Vita Gold. So ngayon, ito breeding to, ito maintenance lang. So lagyan natin ngayon to ng Vita Gold. Yan. Tapos dito maintenance, lagyan natin ng Vita. Mga agwapo, meron palang instructions to, hindi lang ako sumusunod, okay? So ang sa akin, basta hindi sumusobrang paglagay, okay lang, no? Kasi alam naman na natin pag sumobra, hindi rin magkakaroon ng magandang epekto, okay? Masama din yun mga agwapo. So ganyan ako mag water change mga agwapo. Ang nga pala mga agwapo, muntikan ko nang makalimutan. Ito pala, Vita and Vita Gold. Magkakaroon tayo ng product review nyan. So, abangan nyo na lang. So, hindi ko pa sigurado kasi marami nang naka-line up na product review natin. Ipa-product review natin, no? So, antayin nyo na lang to kung gusto nyo makita yung product review ko dito. So, yun lang. So, yun mga agwapo, no? Ngayon naman, pagkain ng aking mga guppy ang aking ipapakita sa inyo. May tatlong klase ng pagkain akong ipinapakain sa aking mga guppy. Ano-ano yun? Panoorin nyo na lang mga agwapo. So yun na nga mga agwapo, tulad ng sinabi ko kanina, pumunta naman tayo sa pagpapakain.
So may tatlo akong pagkain ng isda na ipinapakain. So unang-una, bibes. So kukunti lang yung nandyan. So pasensya na kung hindi makikita masyado. Yan, makikita nyo naman may nagalaw-galaw. Bibes yan, konti lang talaga. Wala akong, ano, hindi ako nakapag-setup, hindi ako nakapag-harvest masyado. So yung bibes, kadalasan ang pinapakain sa mga fry. So may mga fry dyan, mga gwapo, maliliit pa, yan o. Lagi lang natin dyan. Yan. Kunti lang naman yan, hindi naman ma-overfeed yan, mga gwapo. Tapos dito naman sa malalaki, pinapakain ko din sila ng BBS. Kaso nga lang, hindi nga ako nakapag-setup ng BBS. So wala akong ma-harvest. Pangalawa kong pinapakain, mga gwapo, is Daphnia Magna. Yan, Daphnia Magna, mga gwapo. Oh, dito, ito, mga gwapo yan, oh. Yan. So pakain natin siya dito. You know, sunggab kagad, mga gwapo. Yan. So yung last naman na pagkain natin na ipinapakain, mga gwapo, is yung pellets. Ito, sarili ko tong mix, no? So hindi pa naman tapos to. Pero ano lang, experiment lang kumbaga. So pinch-pinch lang, konti-konti lang, mga gwapo. Yan o, pinch lang. Yan, kita nyo, kain kagad. Gustong-gusto nila yung mga gwapo. So yun yung tatlong pagkain na pinapakain ko sa aking mga guppies. So yun lang, mga gwapo. Ngayon naman, mga gwapo, pag-usapan natin yung tungkol sa aeration. Siyempre kasi may mga nakikita ko nagtatanong pa rin sa mga Facebook groups kung ang guppy fish daw ba ay kailangan pa rin ng oxygen. So, opo, kailangan po ng oxygen ng guppy fish, no? So, mali lang talaga yung term na ginagamit ng mga nagtatanong. So, hindi naman oxygen yung tamang tawag dun eh. Siguro ang tamang term dapat dun is aeration or air pump, di ba? So, nag-guess naman natin yung tanong, kahit pa mali yung term, syempre sagutin pa rin natin. So ang tamang term doon is aeration, mga gwapo. So kasi lahat naman talaga ng isda is kailangan ng oxygen kasama ang guppy. So yun nga lang, meron talaga mga isda na kayang huminga sa surface ng tubig, at meron namang isda na hindi kaya, no? So tulad ng guppy, kailangan ng aeration yan. Ngayon papakita ko sa inyo kung paano ako nagpo-provide ng aeration sa aking mga guppy fish. So let's go. So yun na nga, mga gwapo, dito sa ating indoor na setup, ang aeration natin dito is air pump lang na may sponge filter sa bawat dulo ng air hose. So yan po yung itsura, no? So hindi lang masyadong kita, pero may mga bubbles yan dyan. So yun din. So albino blue topaz natin. Tapos dambu your mosaic. So yan, no? Kitang-kita naman may mga bubbles. Ngayon punta naman tayo sa setup natin sa labas. So dito sa outdoor setup natin, mga gwapo, ang aeration ng ating mga guppy dito ay aquatic plants. Alam naman natin ang aquatic plants, mga gwapo, is nakapag-provide ng oxygen sa ating mga isda. At syempre maganda rin pang design sa ating mga tanks or sa mga tubs, di ba? O tulad nyan, may guppy tayo dyan, mga gwapo, isang pair lang. So may mga aquatic plants, tapos wala nang aeration, wala nang air pump, yan lang. At di naman ako nagkakaproblema doon, mga agwapo, no? So yun lang kagandahan sa aquatic plants, mga agwapo, nakapag-provide na ng oxygen at na nagbibigay, ano, para nagiging design din siya sa mga lalagyan ng ating mga isda. So yun lang ang aeration natin sa indoor and outdoor setup natin, mga agwapo. So yun, mga agwapo, dito na magtatapos yung vlog natin na nag-share ako sa inyo ng method ng pag-aalaga ko ng guppy na isda. No, nasa sa inyo na ngayon yan, mga gwapo, kung susundin nyo ba or gagayahin nyo ba or hindi. Kasi bawat breeder naman talaga may kanya-kanya ng ano, method sa pag-aalaga ng isda, pag-groom, pag-breed. May kanya-kanya talagang method yan. Ngayon, kung gusto nyo gayahin, sana maging okay sa mga isda nyo yung method ko. Tapos kung hindi naman, okay lang. Kasi ano, tulad nga na sinabi ko, may kanya-kanyang method ng mga breeders, no? Basta wag lang natin
huwag lang natin kalimutan na improve pa natin kung ano yung meron na method natin ngayon. Baka mamaya kasi makagawa kayo ng method na maganda pala, no? Mas maganda pa sa mga methods namin. So yun lang, huwag nyong kalimutan sa pag-aalaga ng guppy. Mahalaga ang water quality, pagkain, tsaka syempre yung klase or kalidad ng isda na meron tayo. So tuloy-tuloy lang tayo sa pag-guppy at suportahan natin yung bawat isa. So para masaya tayo sa hobby natin. So yun lang mga gwapo. At yan na nga mga gwapo, dito na magtatapos yung video natin. Kung na-appreciate nyo, nagusto nyo, please click like, no? Comment na rin kayo na kung meron kayong mga gustong i-share about sa guppy keeping, comment nyo sa baba. Tapos comment kayo para ano, sa comment section pala naghahanap ako ng shoutout. Kung gusto nyo ma-shoutout, comment lang. Paki-share na rin ng mga videos ng Gwapitos Aquatics mga gwapo. And then huwag natin kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell down below para lagi kayong updated sa inilalabas ng Gwapitos Aquatics. Paano ba yan mga gwapo? Kita-kits na lang ulit next vlog. Hanggang sa muli, Gwapitos out!